So praise God. Welcome po. So allow me to share a little bit of my testimony. Yes. Well, ano ba? Looking back, it was late 2018 when I almost gave up everything. Madalaman ng mama ko, wait po. I have been so depressed for a long time and they didn't know my struggle. I have been struggling towards my life, my career, and my husband. My husband, back then. But I was really having a lot of headache and heartache. And that was 2018 that I wanted to commit suicide. I wanted to cut off my life because I think that would be the greatest escape. So, how did that I know it was a start of the beginning? You know, I was that lady walking in a Shakespeare Road 2018, and then the police took me to a mosque and told me to cry it out loud. Yes, I was so depressed walking and over and over. And he even told me that I don't have to save God. And I burst into tears and prayed to save God. And he told me to shut it out. So fast forward, God is doing something different. Sometimes in 2019, Jonas, my husband, the father of my children, has been invited by the Wifan brothers to play a basketball, and it took him a whole day to play. So di ba, asawa ka, galit ka, di ba? So yun. So what I did is I searched sa FB Messenger kung sino ang pinaka-latest na Jonas. Ayun, nakita ko, Julian Pasi. And, minessage ko lang naman siya na, apasabi kay Jonas, na nasa labas na ang gamit niya. After 3 days, I searched again. Okay, numero ko kasi talaga. Sa phone niya, this time sa WhatsApp. And nakita ko doon, nabuhusan ako ng tubig. Kasi sabi niya, Pastor, dito na lang tayo mag-usap. Tapos sabi ko, ano, Pastor pala yun? Sabi niya, buti nga siya. Then one of our friends invited me at inakilala ako ni Jonas doon sa dati naming ano, hotel. And sabi ni Pastor, oh, ba't ka nandito? So, guilty na nga ako. Tutuluyan. And then I was invited sa EVR. Nandun lang ako para samahan si Jonas. But hindi pala yun ang plano ni Lord. Instead, he made me realize that I have to come back home. That prodigal son that was broken piece by piece has been renewed and forgiven. It was February 15 when I officially met the real encounter of our Lord Jesus Christ. And it was a perpetual bliss. After 17 years of being together, living partner ko po siya, and we have children na, and we got wed last May 6, 2021, and had our third baby last June, and finally, the most awaited na magkasama na kami, buong pamilya. Last August 27, we had our Toto and Hash na with my mom, standing here in front of you right now is a child that was lost but have found, have been broken and had been restored piece by piece, and had been born again, and I have been evangelized with a spiritual name, the Peacemaker. Our difficult circumstances may lead us to a belief that all is lost. But God desires to open our eyes and reveal that He is greater. Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be affrighted and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. To God be the glory for all. Peacemaker, diba?
alam mo, malaki talaga ang bagay ang encounter gathering. Kaya huwag ko kayong mawawala. Marami pa kayong maririnig na testimony. Imagine, yung kapatid na yun, naglalakad sa siksayin. Ngayon, nakita pa patutuo na. Diba? Nabuo ang pamilya. 17 years, hindi sila kasal. After na buo natin, nagpakasal na. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Marami pa kayong maririnig dyan. Talagang may pumasok, may cancer. Pag nabas, nawala ang cancer. Mag-asawa, pumasok. No? Sabi na isang pastor, oh, bago kayo maghiwalay, mag-encounter muna kayo. Oh, sige, mag-encounter muna tayo. Paglabas, sabi na, pastor, hindi na kang maghiwalay. Sabi na, pastor, tuloy muna. Hindi yung pastor eh. It happened to me din sa Dalos 2018, naging 16 na tayo, 17 encounter. Pero din ganun, praise God, nag-uho din sila. Marami, so please, huwag niyo pong mamimiss, April 23, alam niyo na. Ano? So bago lahat, gusto ko mong i-welcome, may galing mo sa Pinsyo family. Yan. Yeah. Pinsyo sa Korea. Welcome po. Sa wakas, nakarating din kayo. Alam ko ang pinto. Pero praise God for things work together for good, no? Si Sis Pande. Sis Kiyuma. Sis Ayo. Yan. Ang sabi na nakatulog yung kapatid niya. May purpose pa rin. Ano? Hopefully, makasunod siya next week or in 2 weeks time. At sino po kayong galing sa Pilipinas dyan? Ako pa sino yung mga bago, bagong pastor na yung bagong ministry. Isita po, si Sister Sandra. Yes, ma'am, Percy. Praise God po, nagagamit pa si Mami Percy sa Abu Dhabi at si Brother Kim. Kim. Ayan, yan. So, galing pa sa Abu Dhabi yung mga yan. Kaya nakakatuwa po. Every Saturday, magkikita tayo dito. And gusto ko pong i-welcome lahat ng mga first time. Galing sa Pilipinas, o saan man kayo galing. Pagpalain kayo ng Panginoon at may plano ang Diyos sa bawat isa. Hindi ang aksidente na napasok ka dito, hindi ka aksidente na napunta sa Dubai. I believe may plano po ang Diyos. Ano? So, tumi-tumi lang po ang pagsisilbi sa Panginoon. Ayan. Here we go. Lumaming bata. Actually, absent po yung iba. So, yun pala. God willing po, lilipat po tayo sa Mindanao next. So, doon, mas maguwag, tapos may separate na pangbata. No? So, yung mga sisisa, yung mga teacher, yan, alam nyo na, ministry nyo. So, sa Pilipinas, parang Sunday school, ano? So parang ganito. So actually maganda kasi yung mga bata lalago din. And for me, hindi naman ako nadidistract. Ang concern ko lang baka yung mga nakaupo nadidistract. Pag ganyan nagtatakbo, hindi naman natin mapipigilan. Pero I believe po na this coming March, mas maganda yung place natin. So isang sigaw ng praise the Lord! Praise the Lord! Yeah. Oh, sige, may humabay pa. Makikon po ng upuan si na brother at sister. Ayan. So ngayong hapon, meron pong napakagandang mensahe ang Diyos sa bawat isa. At kung kayo po'y nanonood dyan, I believe na napaganda po yung poses na natin. And praise God sa media team, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. So tingnan niyo po, sa daming issue na nangyayari ngayon, dungan tayo sa COVID. Ngayon may mga gera sa ibang bansa. Alam niyo naman, ano? Alam niyo bang nangyayari? Naku, hindi niyo alam. Nagigera na po ang Russia at Ukraine. At pag yan ay nagtuloy-tuloy, damay-damay na lahat yan. At the same time, nagtataasan na rin ang bilihin. Ayun, nanonood po ako ng news sa Pilipinas. You know, lagi po ako nanonood ng news sa Pilipinas. Ano? Nakakalungkot. So ngayon, sa dami-dami ng issue ng buhay, tapos wala ka pang direksyon, tapos ka. Kung hindi ka smart na mabuhay ngayon, sa panahon ngayon, nako po, magigiba ka. Pero kung may direksyon ka na galing sa Diyos,
maaaring anugin ka ng kaaway, pero hindi ka magigiba. Kahit anong-anong mag-aaway yan, pag may direksyon ng buhay mo, pag ang si Kristo ay nasa gitna ng buhay mo, hindi ka basta-basta magigiba. Na kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kapatid, you will never ever be shaken. The word of God is that the kingdom of God will never ever be shaken. If you are in the kingdom of God, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta magigiba. Maaaring inaalok ka ng awal ngayon. Maaaring may problema ngayon. Maaaring marami kang pinagdadaanan ngayon. Maaaring na-upload ka, pero hindi ka magigiba. Maaaring na-dinensaw mo. Maaaring wala kayong pinagpipray mo, pero hindi ka magigiba. Maaaring wala ka bang partner. Maaaring hindi pa dumating ang internet mo, pero hindi ka magigiba. Maaaring wala pang lisensya mo. Maaaring wala pang sasakyan mo. Maaaring wala ang promotion mo, pero hindi ka magigiba. Dahil alam mo, may direksyon ng buhay mo. Alam mo na may nag-direct sa buhay mo. Alam mo, masarap na ang GPS mo ang Diyos. Imagine, I was staying in Tunduk, that was 2001. Tumira po ako sa Tunduk for 2 years. Ano? Dahil sa, alam mo, na-try ko nang mag-apply sa Taiwan noon, nagpakatay pa ako ng baboy. Kasi akala ko lilipad na ako, piki pala. So, nag-dispedida. Alam mo naman, so, dahil pagdating ko sa Manila, piki pala, tumira na ako sa akin o sa Tunduk for the past 2 years. Pero sabi niya, walang bulok na nabubunyag. After 2 years, bumalik na ako sa akin. Akala niya, marami akong pera sa Manila pala. In that 2 years na tumira ako sa Manila, tumira po kami sa doon sa Tunduk, no? Doon sa malapit sa Rilis. Alam mo yung Rilis, yung train doon sa Manila po? Naisip ko lang, imagine kung may nagtanggal doon sa bakal, wasak yung train na yun. In other words, yung train na, yung bakal na yun, yun yung nagdadirect lang sa libo-libo na nakasakay. Pero kung wala yung bakal na yun, wala na. Durog-durog na yung nakasakay, pati yung train. Nagdadrive po ako sa mga amo ko noon, and then when I drive, may pinag-drive ko po yung tatay niya, 72 years old, isang piloto po. At sabi niya sa akin, alam mo ba na mas malala ang accident in Bailand kaysa sa Himpapawid? Pero kahit man ganon, doon pala sa Himpapawid, may direction din pala na sinusundan nila. At ito ang mga, kung sa mga piloto, napaka-sensitive pala nila. Kunting kaliskis lang, nako, kailangan ma-actionan na yan. What I'm trying to say is, kung tayo po'y sensitive sa mga sinasabi ng Diyos sa atin, hindi po tayo basta-basta maa-aksidente. So ngayong hapon, intindi niyo po to. Kasi hindi pwedeng paulit-ulit or recalled, sabi ni Albert Einstein, insanity ang tawag doon. Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results. Or in short, insanity. Alam mo yun yung may mga ganun ginagawa ng isang tao, yung paulit-ulit na ginagawa niya, and yung nag-i-expect ng different result. Mayroon tayong paulit-ulit na ginagawa na ang tanong, si Lord ba talaga ang nagdadirect o ikaw? So my question is this, in 10 seconds, tanungin mo, ipikit mo yung mata mo. Ipikit mo kapatid, ito ang tanong ko. Sino ang mas madalas na nasusunod, ikaw o Diyos? 10 seconds. Sino ang mas madalas na nasusunod sa plano mo, decision mo, goal mo? Ikaw o ang Diyos? Alam mo na ang sagot. Ikaw nakakasagot niya. Maaring iba dito, Pastor, kadalasan ako. Kaya yun, parehas tayong nga. Pastor, sa totoo lang,
nung unbeliever ako, lagi ako. Pero nung napunagin ako, minsan si Lord naman. Wow, yun ang problema, minsan si Lord. Pero actually, the Bible says that trust in the Lord with all your heart. So yun po yung scripture natin mamaya. So napaka-importante po na kailangan aramin natin at kumustahin sino ang nagdadirect sa lahat ng plano mo ngayon. Kasi New Year pa, February pa, no? Maraming nagsasabi, Pastor, tapos ng January. Huwag kang mag-alala. Wala pa namang 6 months. So, ang tanong ngayong hapon, kumusta? Sino ang nagdadirect sa buhay natin? Okay? So, tignan mo po sa kwan. Kasi kahapon, magkakasama ka ni Brother Rian. Grabe! May nakasalubong kami. Ang pogi pa naman, ha? Pasuray-suray. Last thing. Walang direksyon. Munting pang mabangga si sister. Minsan, maraming tao, maraming Kristiyano, lasing, pasuray-suray ang desisyon. Paiba-iba ang direksyon. So, huwag niyo hayaan na malalasing. Kasi mahirap po yan. So, sabi niya dito, sa Joshua 1 verse 9, binasa ni Sister Rapone, ni Sis Haya kanina. Nabusan pa tayo, Sister? Parehas tayo, Sis. Ngayon, sabi niya dito, it's at least a swimming concert. 1, 2, 3! Sinabi ng Diyos, sasamahan kita, sasamahan kanya. Pero pag sinabi talaga ng Diyos na sasamahan kanya, siya din ang bahala sa lahat ng desisyon ng buhay mo. Tama? Ang problema, kasama mo lang siya kung gusto mo. Siya lang magde-decide kung gusto mo. Kung wala ka na sa compulsion na yan, kung masakit or mahirap, ay Lord, ako nang magde-decision yan. Eh minsan, nasasaktan tayo sa bandang uli. When the Bible says that the Lord your God is with you wherever you go, hindi ka lang sasamahan yan. Sasamahan ka na magde-design, na magbigay ng tamang decision. Alam mo pag sino nagbigay ng tamang decision? Perfect. Yan ang niniwala doon. Pero pag ikaw nag-design, nako, maraming tissue yan. Iiyak ka. Pastor! Mali nga. Mama! Tama ka. Dapat hindi ko siya sinaga. Teacher! Tama ka. O, diba? Kasi nga minsan, you know, even though we are a Christian, sometimes, naging habit na natin kasi na alam mo yung gusto natin, tayo ang masunod. Pero pag ikaw kasi ang laging nasusunod at ang hindi ang Diyos, ay nako, bigla kang tatanda niya. Pero kung ang Diyos ang laging magde-decide sa'yo, hahaba ang buhay mo. Sino gusto ang haba ng buhay? Amen. Ang pamunuan ng Diyos nasa sa'yo. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos nasa sa'yo. Oh, sige, basahin natin yung verse na yan para maniwala kayo. Tignan niyo po sa Proverbs 3 verse 1 if you can jump with that sister. Proverbs 3 verse 1 until 7. Okay? If you can read sister hindi, concert na lang. Yan. Okay. Let us read the word of God. Okay? Yung sabay-sabay. 1, 2, 3 with conviction. My son, do not forget. Let your heart keep my commandments. For many of these is the years of life, and peace they will have to you. Let it not steadfast love and the faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the mind of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man. Trust in
malalim. Sabi niya, anak ko, ang araw ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, umaba ang iyong buhay ang maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikdan. Ikwintas sa iyo, liig at itanim sa isipan at puso. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Last, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan. Let us pray. Heavenly Father, once again, thank you for this day. Lord, dalangin ko na hindi masasayang lahat ng lalabas sa bibig ko ay maitanim sa aming isipan, sa aming puso at maisabuhay na simula ngayon, ikaw ang magdadirect sa buhay namin. Ayaw po namin na malinlang na kaaway. Lord, have your way. In Jesus' name. Amen. Napakaliwanag, mga kapatid, sa binasa natin na pag hinayaan mo na si Lord ang magdadirect sa buhay mo, number one, hahaba ang buhay mo. Amen. Amen. Sino pa dito yung mga 20 to 30 years old na? Asan ka ma? Okay. 30 to 40 years old. Okay. Yung ayaw tanggapin. Alam nyo, sa ayaw at sa gusto mo, tatanda ka. Amen. Sa ayaw at sa gusto mo, puputi ang buhok muna yan, kukulubot niyang noo mo. Pero kahit man ganon, kahit tatanda ka, kung alam mo, nabibigyan ka pa ni Lord ng another 50 years at nabuhay ng payapa, why na? Pero alam mo, sa totoo lang, maraming tao na susurtin yung buhay nila, una, ayaw nilang magpadirect sa Diyos. Kaya nga nung nabunagin ka, nakita niyo naman si Sisaya nung namit ko yan, she looks 50. But when she became born again, she looks 49 na. Hallelujah! Oh, praise God. Alam mo, masaya akong tao yan. Pero akalahin mo, naglalakad sa side nung araw, nabaliw. Buti na lang na born again. Buti na lang na iukit ang salita ng Diyos sa puso niya. Buti na lang yung salitma ng Diyos nasa isipan niya. Buti na lang na isa buhay niya. Kaya ngayong mga katabi niyo na yan, nung mga unbeliever ang mga yan, ang tatanda. Pero nung na-born again, oh sister, gumanda ka. Amen. Parang ayaw niyo maniwala. Alam mo si Mami Mercy na yan? She looks... Alam mo, kaya hanggang ngayon single kasi, grabe, mapili eh. Pero, alam mo, oy, paunahin niyo si Mami Mercy bago kayo, ha? Respeto naman. But see, lagi yan talaga, laging nakatawa yan. Pag mag-voice message yan, isang oras. Grabe, ang saya niya. Why? Because there is a word of God in her. Talaga kahit, alam mo, hindi halata na walo ang anak. Ay, tuto pala ako. Tapos may isang apo, walo na. Okay, single siya kasi na matagal nang widow siya. Matagal nang namatay. Okay? Okay, walo na apo mo. Yan. But tingnan niyo po, si Mami Mercy, laging nakatao niyan. Bakit? Ang salita ng Diyos, sinasabuhay niya. Imagine, po, naging kayo, no, the word of God, tapos nakasimangot ka sa mitro. Tapos tumabi si my friend. Diba? Paano sinabi mo si Lord ang nagdadirect sa'yo?
pumila ka doon sa Western Union, ang haba. Tapos, ay pastor, ikaw pala yan. Yan. Diba? Isang ganun yan eh. Diba? May mag-asawa, yung pastor nag-aaway sa Carrefour. Diba sa Carrefour, pag ano ganun, isa tabian doon yung elder niya pala. Ayun, narinig ng elder, ay, sister! Yan. Minsan, alam mo, mahirap talaga maging Kristiyano. My point is this. Yung binasa natin, ilagay mo sa verse 1, sister, ang sabi niya dyan, ayan, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. And then number 2, sabi niya, length of days and years of life, peace be will add to you. Oh, grabe, ahaba at payapa. Sino dito yung payapa ang buhay? Amen. Yung alas 10, naghihilip na. Yun? Ba't alauna, naka-online pa kayo? Ikaw din pala, pastor, eh. Ang hirap nun! There was a sister, bumisita yung nanay niya dito, mayaman yung nanay niya sa Maynila, not to mention the name. Alam mo, pastor, ang ganda ng bed ko. Ang luwag, may jacuzzi. Pero alas 4, hindi pa ako nakakatulog. Walang kapayapaan. Kakain kami dun sa Ituluyokin. Tubig lang kasi kung ano-ano sinasak insulin. Ako, pastor, ang 50,000 monthly, ito lang. Sabi ko, pero sa atin, hindi na natin kailangan yan. Salita ng Diyos lang, mabubuhay ka ng payapa, makakatulog ka ng sama. Ang sarap mo pala, may tito ako. Uncle Simpon, grabe, believe me. Wala pang 5 seconds, hindi ko ina-exaggerate. Wala pang 5 seconds, pag-upo. Ayun, sarap! Diba, itayon na lang ang oras na pabalik-baliktad. Ang hirap! Lalo na pagkatapos lahat, nag-message ang mga relatives, hi! Diba? Tapos nag-message din si Emerging Green, eh, you need to pay, eh. Alam na this. Ayan na, pinikwinta mo. Nako, negative na. Manako nga muna yung tides ko. Ayan, patay! Lalo na curse. Diyan pa ba kayo? Naminsyo ko lang yung tides, bigla kayo tumahimik ka. Parang nakakatakot ah. Mga kapatid, masarap magbuhay na payapa. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, matutulog ka ng mahimbing. Mas mahimbing pa kay Bina. Mas mahimbing pa kay, ano yan, kay Basha. Alam mo? Alam mo yung mga bata, nakikita ko yung mga baby, talagang ngayon, yaway. Sarap ng buhay. Diba, sarap masarap matulog, yung talagang, alam mo yun, yung, hindi ka na nanaginip ng ex mo. Masarap matulog, tapos ang pinapaniginip ako, kagaya kagabi, nanaginip ako, nanalo ako ng sasakyan. Sabi ko, ito na ata yung mga promo sa siya. Makapag-shopping mo mamaya. Diba? Ang sarap yung mga panaginip. Pero pag panaginip mo yung ex mo 10 years back. Ang pait! Umiiyak ka. Nag-isip ka. Umiiyak ka. Mas eksakto pa. Wikti peligro pa. Ay ako! Ang layo pa ng sahod. Grabe naman itong buhay na to. Pero kung may salita ka ng Diyos, masaya. Kahit 5 dirhams na lang yung nasa account mo, hindi alata. I mean, tatawa-tawa kayo dyan, di ba? Masarap payapa! Pag sino nagdadirect sa buhay mo, believe me, pabata ka ng pabata. Amen. Kaya mga itong mga mukha na to, malapit ka ng gumata. Malapit kang mabayaran ang dapat mong bayaran. Pastor, 2022 may utang pa. 3 years mo nang dinideclare mawala ang utang. Bakit ako hindi pa? Malapit ka na. Huwag kang gumitaw. Kapit lang. Next week, okay na. Pastor, hindi ang minute card sa akin. Yung talagang alam mo sa akin. Tapos sa Valentine's, pwede pa, next year, meron na. Malapit na yan si Apollo, itayin mo.
Ito, feeling aside, mga kapatid, masarap mabuhay pag si Lord nagdadirect sa'yo. Masarap mabuhay pag ang salita ng Diyos nag-guide sa'yo. Alam mo siya mga driver dito, imagine, mag-drive ka sa sikside pag iwang-iwang. Accident iabutin mo yan, mapapayo ka pa. Alam mo, ang ganda ngayon, may Google eh. Pero ang the best na Google sa isang Kristiyano, ang salita ng Diyos. Sa Bible. Now, gusto mo na si Lord mag-direct sa buhay mo, kailangan basahin mo ang salita ng Diyos. Ito ang matindi. Gusto niyo na si Lord ang mag-direct sa buhay niya, kailan mo nabasa ang Bible mo? Baka kung patatanungin ko, asan yung Bible mo? Huwag mo nang tanungin, Pastor, please lang, please. Okay, next week. Kumusta? Nagbasa ka pa? Pastor, yung Facebook ko. Naku, kung didiinan ko to, tatahimik na kayo. Kapatid, gusto mo ng Google? Kaya nga kung wala, alam mo, we are blessed sa city na to kasi nagbibinta sila ng Bible. Yung walang Bible, please, magpabili kayo. Sa leader nyo, libre yan, silang bahala. Ay, ganun ba yun? Hindi ko alam yun. Ay, joke lang yun. Ay, maganda. Alam mo, makakabili kayo ng iPhone, makakabili kayo ng sapatos. Ba't hindi makabili ng Bible? 100 lang. Please na, kasi yan yung magdadirect sa buhay mo, matututo ka na ito pala ang kasagutan. Diba? So, ituturo ka niyan paano sumikse para kung maligawan ka. Sabi niya dyan, ano yun? Kasalanan ang katakawan. So, hindi ka matakawan ba ngayon? Aba, tayo pumunta doon. Anyways, oh, sabi niya dyan, length of your days. Mga kapatid, alam mo sa totoo lang, kung si Lord ang nagdadirect sa buhay mo, masarap mabuhay. Pero kung ikaw nagdadirect sa buhay mo, mapapaaga ka. Oo, believe me. Imbis na sabi niya sa Psalms 90 verse 10, our lives is 70 to 80 or more than 80. Hindi ka naaabot doon. Bakit? Lahat ng desisyon na galing sa'yo, mali. Lahat ng desisyon na ikaw ang panggagalingan, Brother Mark, Brother Michael, lahat kayo, kung manggagaling sa inyo, ang ending niyan, mapait, masaklap, masakit. Pero, pag si Lord ang magdi-decide simula ngayon, believe me, hindi lang hahaba ang buhay mo, hindi lang magkakaroon ng payapa, hindi lang pabor, hindi lang lahat ng desire ng puso mo ibibigay, bagkos magiging pagpapala ka pa. Amen? Yes. Sino po man dyan? Oh, Sis Maria, ano yun? Bakit hindi nyo pa ba ako marinig? Amen? Ayan, mas maganda nga. Okay. Sabi niya dito, ilagay na natin, i-equal natin, i-jump natin sa, ayan, okay na yan, ilagay mo sa 5 system. Ang sabi niya dyan, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ano ang number one dyan na nakikita niyo mga kapatid? Yung word na trust. See, we cannot be a opportunist. You know yung opportunist, yung pag-opportunity doon siya, parang grasshopper. Ang buhay ganito, makinig dito. Ang buhay, minsan sinasabi ni Lord, baba ka. Minsan sinasabi ni Lord, straight ka. Minsan sinasabi ni Lord, akyat ka. The moment na pag ang direction ni Lord, pababa ka, huwag na huwag kang tataas. Believe me. The moment na sinabi ni Lord, straight ka lang, huwag kang niliko. The moment na sinabi ni Lord, tataas ka, huwag na huwag kang bababa. Ang problema ito. Bakit napupuntra madalas ng anak ng Diyos ang desisyon ng ama? Una, may mga sinasabi si Lord sa atin, kailangan bumaba ka. Ang comfortable ko yan. Sometimes, the Lord wants us to get out in our comfort zone. At minsan, ito ang problema.
Pag umaalis ka sa comfort zone mo, at si Lord ang nagsasabi na, talagang lalabanan mo siya. Lord, hindi. Ayaw ko. I can give you a lot of example. Pero ito ang matindi pala. Kaya pala inaalaw ni Lord na umalis ka sa comfort zone mo na yon. Sometimes it's uncomfortable because God wants to face your attitude, your character, kung paano ka mag-respond. Gusto niya na mamold ka. Kaya nga, tignan niyo po yung mga Israelites. Sabi lang ng Lord, sige lang, sunod ng sunod. Pero nung may mga bagyo, wala na, hindi na sumusunod sa leader. So ang nangyari, ang daming consequence, alam niyo ang kwento niya. So ngayon, are you going to trust God? Magtitiwala ka ba na kahit minsan masakit, mahirap? Ito, bigyan ko yung halimbawa. Are you going to trust God if the Lord is saying to you, join in that ministry, come on time, give this, give your flesh, give your time. Gagawin mo ba yun? Pero minsan, inaalaw ni Lord yun para makita niya kung talagang nagtitiwala. What I'm trying to say is, kailangan dito yung full trust sa Diyos. Pag hindi nakita ni Lord na magtiwala ka sa Kanya ng buong puso, hindi ka pagkakatiwalaan ng mga dinidesign. That's it. Believe me. Kaya masarap na magtiwala sa Diyos. Bago ibigay ni Lord yung dinidesign mo, number one, kumusta ang trust mo sa Diyos? Diba? Madaling magtiwala sa tao, pero kung sa Diyos, bakit ang hirap? Kaya nahihirapan pa. O ngayon, mag-jump na ako doon kasi marami pa tayo pag-usapan. Sabi niya din sa 6, sabi, trust in the Lord with all your heart. Okay? Yan. Nakikita ko dito, ang number 2 ay number 1 trust. Number 2 is, ayan. Bago yan. So may tatlo po dyan. Trust, lean, and then acknowledge. Yan po, may tatlo po dyan. Tignan niyo po sa trust. Bago tayo pumunta. When Isaiah, may mga bad news na nangyari sa buhay niya. God, he trusts God. Si Moses. When there is no, yung wala ng way out doon sa Red Sea, anong ginawa niya? Nag-trust kay Lord. Nahati yung Red Sea. Nakita ko dito, ano, bago tayo pumunta sa next na about relying with God, nakita ko dito, may mga bagay, may mga problema sa buhay natin, mahirap, parang napaka-imposible, pero doon pala, gustong makita ni Lord yung tiwala natin sa Kanya para may mangyaring miracle. Nakita ko dito, walang mangyayaring breakthrough na miracle kung hindi ka dadaan sa apoy. Yung sinabi kong apoy, talagang umaapoy. Yung talagang wala ng will, talagang wala ng option, na kundi ang Diyos lang ang makakagawa. Alam mo, dumating sa buhay ko, may mga issue sa buhay, yung sabi ko, wala ng pag-asa to. Pero tinuruan ako ni Lord na pag wala ng pag-asa, wala ng option, doon ka lalo magtiwala, makikita mo ang resulta. Grabe. Magugulat ka na namuhin. Kaya, halimbawa, yung mga hindi nagkakaanak, imagine, merong mga nasa Bible, talagang baog sila. Si Hannah, the Bible says that the Lord closed her womb. Si Lord mismo ang nag-close sa womb niya. Pero still, nagtiwala si Hannah sa Diyos. Grabe, binuksan ni Lord ang womb niya na puntis na lumabas si Samuel. So makita mo dito kung ano man ang mga pinagpipray nyo, mukhang hindi ako makakapunta sa Canada, mukhang hindi ako mabubuntis, mukhang hindi ako makakasal ng ganito, mukhang. Sabihin mo na lang, I trust you, Lord. Alam mo yung pumunta ka sa baba, may chaya doon sa building nyo, check ka, I trust you, Lord. Relax ka lang.
Minsan, pag wala na itong reality, pag wala na option, pag wala na talaga, alam mo, wala na way out, parang hindi na talaga imposible na to. Ito na. May Diyos ba? Di ako naniniwala. May doubt ka na. Kaya ang nangyayari, walang miracle. Sino po dito yung meron kang relatives, ikaw may sakit, o talagang grabe, taon ng problema yan. Simula ngayon, sabihin mo, iyak mo, Lord, I trust you. Kung nagkamali man ako, nag-doubt man ako, patawarin mo ako. Pero simula ngayon, I will trust you. Amen! Amen. Lahat ang inaantok, magsabi ng amen! Sabi ko dahil. Ang dami kong nadali na yun ah. 2 weeks kasi hindi ko tinanong. Grabe. Sino yun? Grabe. Amen! Lagi natin magsabi ng amen! Amen! Sabi kasi ni Bisha, inin ng amen para mabilis. Ano inin ng amen? Pag sinabi kong yayama kayo, amen! Hindi yung maalala ko tuloy si Brother John. Nakatulog. Sabi ni Pastor David, yung gusto mong pumunta sa hell, magsabi ng amen. Amen! Amen! Delikado po yan. Attentive kayo. Okay, anyway, makabago siguro yan na overwhelm. Diba? Receive ng receive. Kasi grabe ang tiwala kay Pastor. Walang sasabihin si Pastor na pangit dyan. So, amen tayo ng amen. Sige, simula nga amen ng amen para mabilis. Amen! Yan. Lahat na ganda. Lahat kaya man. Lahat hindi magpapautang. Love you yan. Hindi na kayo magpapautang, magbibigay na kayo. Kaya nag-amen kayo! Lahat mautang! Medyo ginawa po eh. Lahat, wala na mautang. Yan. Teka, isa na tayo. Oh, number 2. Depend or lean. Okay? Sasandal ka sa kanya. Sa verse na to, may tatlo dito. Sa 3, 5, 6. Number 1, trust, and then lean, nag-on yung kailangan sa kanya ka sasandal. Alam mo, masarap sumandal kay Lord lang. Pag sa company ka sumandal, sa amo mo, iiyak ka. How many, lahat ng nasa abroad sa iba't ibang bansa? Okay itong company ko na to. Matindi to basta, kahit COVID. Ayun. Nung na-COVID after 6 months, tinigil ang sahod nga nga. Pero pag nakasandal ka kay Lord, ay iba si Lord. Walang COVID-COVID kay Lord. Walang tagirap kay Lord. Bakit? Sa langit. Walang tagirap. Sa langit. Talagang pure yan. If pwede mo pala ma-experience din ngayon, depende kung paano ka magtiwala sa kanya. Number 3, acknowledge him. Kumusta? Kinikilala mo ba siya sa lahat ng mga ginagawa mo? Because the reality, sometimes, mahirap magtiwala kay Lord kung marami kang pinagdadaanan. Tama? Mahirap magtiwala, mahirap i-acknowledge siya, mahirap na mag-rely sa kanya, mag-depend sa kanya, kung dumating sa buhay mo yung sunod-sunod na bagyo. Sino po dito yung nakaranas na halos isang buwan puros problema? Minatayan ka, naubusan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, lahat na sabay-sabay. Pero, minsan inaalaw ni Lord yan. Kasi gusto ni Lord, magtiwala ka sa Kanya. Minsan yun yung namimiss natin eh. For me, I learned as a Christian, pag may problema sunod-sunod, alam ko may kapalit na pagpapala. For everything, there is a season. Hindi lahat ay pangit. Minsan, maganda din. Maaari ngayon, umiiyak ka. Bukas, tatawa. Alam mo, maintindihan mo na ang buhay. Talagang up,
in down, up in down. Pero kagandahan, pagkasama mo si Lord, kahit nasa baba ka, nasa taas ka, nasa gitna ka, alam mo na siya ang nagkukontrol sa buhay mo. Maaari dito, may mga kapatid dito, yes, pastor, tumatawa ako. Pero hindi mo lang alam. Muntik na rin ako magpakamatay kagaya ng nag-testify kanina. Kapatid, magtiwala ka lang. May plano ang Diyos. Kung si sister halos akala niya ang opsyon, magpakamatay na. Akala niya wala nang mangyayari. Tignan mo ngayon, buo na sila. Napaka-imposible na dalhin mo ang tatlong anak mo dito. Napaka-imposible na hindi na magbabago ang asawa mo. Pero tignan mo ang asawa niya. Napakatindi, napakasipag, napakagwapo. Ibig sabihin, kung si Lord gumawa ng paraan, kahit gaano kadilim yan, pwede kang pumunta sa liwanag. Pag si Lord ang ilaw mo, kahit anong dilim yan. Why? Because He is God. And this is my last verse as we pray. If you know King Uzziah, si King Uzziah po, if you can go there, sister, sabi niya dito, I'll be the one to read. In all the people of Judah took Uzziah, okay, who was 16 years old. Tignan nyo, 16 years old. And made him king instead of his father Amaziah. Next verse, it says, he built Elot and restored it to Judah after the king is left with his fathers. And then next verse, Uzziah was 16 years old when he began to reign and reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jeconiah of Jerusalem. And then, he did what was right in the eyes of the Lord. See. And he did what was right in the eyes of the Lord. Ibig sabihin, kumukonsulta siya lahat ng desisyon niya. Kaya this Uzziah, 16 years old, 52 years, siya yung nag-reign sa bansa na yon. And then according to all that his father Amaziah had done, next verse, He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. If you will sought the Lord from his single words, you will prosper. If you will just ask the Lord to guide you, lahat ng gagawin mo, you will reign in your family, you will be prosper. You will live low life. You will be a blessing regardless kung ilang taong ka na. Itong mama, si Uzziah, 16 years old. Pero grabe po. Pero meron din akong negative na sasabihin na kailangan yung matutunan. Punta ka sa last verse. Ang sabi niya dyan, sa 16, but when he was strong, when Uzziah was strong, he grew proud to his destruction, for he was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense of the altar of incense. Ito pang nangyari dyan. Naging proud po siya. Naging mayabang. Mga kapatid, nire-remind ko po kayo, pag kayo pa'y prinosper ni Lord, pag kayo pa'y binis ni Lord, pag kayo pa'y prinulot ni Lord, pag kayo binigay ni Lord ang lahat ng design nyo, wag na wag magyayaba. Wag na wag kakalabanin ng Diyos, because in few seconds, pwedeng mawala yan. Ganun ang nangyari sa bata to. What I'm trying to say, God is reminding you, the Lord wants to prosper you. As long as you trust, as long as you acknowledge, as long as you depend to Him. But one day, sabihin mo, one day yayaman ka, huwag titigas ang ulo mo. One day, maipuprosper ka. Kailangan, pababa ka ng pababa. Kasi minsan nangyayari sa isang Kristiyano. I've been pastoring here since 2013. I know a lot of brethren.
Nung nagka-business na, nawala na sa church. Nung umaman na, wala ng time kay Lord. I like the testimony of Brother Gia. It's a temptation. Nung tumawag yan sa akin, bayaw, kahit pa 20 million, that's not comes from God. In other words, kailangan alam niya kapatid, na kang pinagpapala ka, wag na wag mawawala ang oras mo sa kanya. Dahil kahit anong million ka pa, kahit billion pa yan, sekundo mawawala yan pag ang Diyos ang gumalaw. But if you will remain humble, sayang, 52 years he reigned. 16 years old guy. Because he knows the key. He sought the Lord. He trusts the Lord. He acknowledged the Lord. Ang problema, ang tao, lumalaki talaga ang ulo. Kaya kapatid, my prayer as we close, as we stand in few minutes, lahat po kayo yayaman. Amen. Lahat po kayo magpo-prosper. Para sa kanyang kaharian lamang. Amen. Hindi para sa sarili. Lahat dito na nahihirapan sa trabaho, as you will sought the Lord, as you will trust, as you will acknowledge, from this day onwards, God will grant the desires of your heart. God will give that answer. But please, please, just to remind you, wag na wag mawawala ang oras mo sa Diyos. So, can we stand? Music team. Let us sing this worship. Eksakto po yung kanta. So, see, mga kapatid, paano pumasok ka dito na I don't know how you decide yung mga plans mo. Kasi I believe na ang Diyos gusto niya nasa tamang alignment, nasa will ka niya. Because if you are out of alignment, you will be in trouble. So I pray kung kayo man ay pumasok dito na bago, marami man kayo sigurong pinag-pray, maaaring maghanap ng trabaho, maaaring kayo nag-apply ng ibang bansa in the coming years. The Lord is saying this afternoon, the Lord is reminding us that just continue to seek Him. Just continue to trust, rely with the Lord. Let the Lord be your driver. At kung ikaw man ay nahayaan mo na ikaw ang laging naging driver sa buhay mo, hayaan mo na simula ngayon siya ang Lord mo. If you say, Lord, He is the one who will control your life. He is the one who will guide you. So as we sing this song, let us give our best worship. Yes, I can be with you, wherever you go.
God, truly that you are the reason why we live. And we just continue to trust you from this day on. Lord, sorry if sometimes we always disobey. Lord, sometimes marami po kaming mga desisyon na ngayon nakita po namin yung mga consequences. The Lord is saying to His children this afternoon, how long will you trust me? The Lord is saying this afternoon, how long you will acknowledge me, my son, my daughter? How long you will rely to me? That Lord, from this day onwards, we will just rely, we will just acknowledge you. Lord, na ikaw lang ang pwedeng sandalan na alam namin na hindi kami mapapahamak. Lord, sorry if we hurt you. Lord, sorry kung minsan kami ang madalas na susunod. But this day onwards, kahit anong bagyo, kahit anong pagsubo, kahit uncomfortable, we will trust. Lord, pagpalain mo yung mga anak, lahat ng pumasok dito na may kabigatan, lalabas na may kapayapaan. Lahat ng pumasok dito na may problema, lalabas na may kasagutan. Lord, lahat ng pumasok dito na mabait, may mabait na karanasan. Lahat ng pumasok dito na mabigat, lalabas, lalabas na may kapayapaan. With the Lord being so sorry in us, Lord, touch your people. Lord, we love you, we praise you, we glorify your name. Lord, my prayer is as we continue to trust you, we will hear more testimonies, more encouragement, more promotion, more people to prosper. Because you are with us. Lord, we love you. Have your way. You are our driver, our pilot, our Lord. Cover us with your precious blood of Jesus. And all the children of God will say, Amen. Okay. Dahil wala ng oras, okay, may 5 minutes pa. Siguro kumanta tayo ng hindi talagang may freedom ka na. Okay, go sister! You are